Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, meron daw lumalabas na ingay dito sa driver side kapag umaandar itong sasakyan niya. Yung para bang meron daw kumakaskas na sumasabay sa ikot ng gulong. Pag ganyan mga boss, ang pinanggagalingan naman na problema niyan sa sliding pin, tingnan nyo, hirap iikot itong rotor disc niya. Kasi nga, pag tinapakan ni customer itong brake pedal niya, hindi bumabalik itong sliding pin. Kaya nangyayari, yung piston dito sa brake caliper, hindi siya umaatras, nananatiling nakadikit siya sa brake pad, kaya makakarnig ka talaga ng kaskas niyan. Na ayon nga kay customer, sumasabay pa sa ikot ng gulong yung ingay. Yun nga mga boss, dahil nga itong caliper piston niya is nakadikit dito sa brake pad. Ito naman brake pad, nakadikit sa rotor, kaya maririnig po talaga yung ingay na sumasabay naman sa ikot ng gulong. Kaya ang gagawin ko dyan, nakita nyo naman mga boss, tinanggal ko yung dalawang bolt na number 14 dito sa brake caliper. Dahil nga itong brake caliper, iaangat ko yan, tatanggalin ko yan dito sa brake caliper holder niya. Para ma-check ko itong sliding pin. Kung mapapansin nyo mga boss, itong sliding pin niya, pinasok ng tubig dahil nga itong boot niya is napunit na. At kung makikita nyo itong sliding pin, kinalawang na nga dahil nababaran niya ng tubig. Pag nangyari sa inyo ito mga boss, linisan nyo lang itong sliding pin pati itong brake caliper holder. Gamit lang kayo dyan ng penetrating oil, sprayan nyo yung loob nyan. At kung makikita nyo itong boot ng sliding pin, bukod sa na magana, napunit na yan mga boss. Hindi na naiipit ng boot itong sliding pin. Kaya pag napadaan si customer sa baha, pasok ang tubig sa loob ng brake caliper holder. Siyempre magkakaroon ng putik yun tapos kakalawangin, dun magsisimula yung problema. Kaya ang mangyayari, may mga time na pag tinapakan niya yung brake pedal niya, hindi bumibitaw itong piston dito sa brake pad. Ganun na rin itong brake pad, nakadikit siya sa rotor disc. Kaya magkakaroon talaga siya ng ingay. Meron nga akong ginawa nito, sininsil ko pa itong sliding pin dahil nga nag-stack up na siya dito sa loob . Mabuti nga ito kay customer, yung sliding pin niya is may mga time lang na naiipit . Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, nagpabili ako kay customer ng brake caliper repair kit. Papalitan ko itong boot pati yung o-ring dito sa sliding pin. Para itong boot, masealed niya itong sliding pin at hindi makapasok yung tubig. At nakita nyo naman mga boss, niliha ko itong rotor disc niya dahil nga sa kinalawang yan. Tapos ginamit ako yan ng malinis sa basahan, pinunasan ko itong rotor disc para kahit papaano matanggal ko yung kumapit na kalawang dito sa rotor disc. At kung makikita nyo mga boss, itong sliding pin niya, pinupunasan ko yan para matanggal ko yung kalawang na kumapit. After ko mapunasan itong sliding pin niya, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Para kung may kalawang pa na kumapit yan, is matanggal. Tsaka ako ngayon siya pupunasan. At pag okay na, dahil nakabili naman si customer ng repair kit at may kasama ng o-ring yan para dito sa sliding pin, tinanggal ko na mga boss yung nakalagay dito na Teflon. Sayang naman yung o-ring kung hindi ko ilalagay. Meron naman nang nabili si customer na repair kit. At ito na mga boss, dahil sa malinis na itong sliding pin na punasan ko na yan, ayan yung o-ring. Ayan ay ilalagay ko ngayon. Sa paglagay niyan mga boss, nakita nyo naman, di ba? Napakadali lang. Dahil nga sa okay na ako dyan sa sliding pin, dito naman ako sa boot ng sliding pin. Ilalagay ko na yan dito sa brake caliper holder. Ipasok nyo lang yan sa loob mga boss ng brake caliper holder nyo. At pag pumasok na yan, kusa nang maglalak itong boot dito sa loob ng brake caliper holder mo. O tingnan nyo mga boss, kahit galaw-galawin ko itong boot niya, hindi na siya matatanggal ngayon. Dahil nga itong boot, naglock na yan dito sa loob ng brake caliper holder mo. Kung makikita nyo yung hawak kong grasa mga boss, ipapahid ko yan dito sa sliding pin. Kailangan mga boss kasi may grasa yan bago nyo ibalik dito sa brake caliper holder para mag-aatas abante itong sliding pin dito sa loob ng brake caliper holder mo. At isa pa, importante na may grasa yan para hindi kalawangin itong brake caliper holder mo dito sa sliding pin, hindi sila magdikit. At dahil nga sana ilagay ko na itong isang sliding pin yung nasa taas, dito naman ako sa sliding pin na nasa baba. Gaya nga ng sinabi ko, dapat talaga papahiran ng grasa yan para maglaro dito sa loob ng brake caliper holder mo itong sliding pin. At pag okay na, nailagay ko na itong sliding pin, dito naman ako sa brake pad niya. Kagamit ako ng sandpaper dyan mga boss, lilihahin ko itong brake pad niya. Para yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad is matanggal ko. Kaya kayo mga boss, kung ganito yung problema ng sasakyan nyo at ganito naman yung sasakyan, gayahin nyo na lang kung paano ko ginawa ito. At least kahit papaano, bukod sa makakatipid ka ng labor, pangalawa, hindi pa mapapalitan yung pyesa mo basta-basta. After nyo lang naman maliha itong brake pad at mapapunasan nyo mga boss, nakita nyo naman kung paano ko ikinakabit, napakadali lang.
Kasi nga itong brake pad at itong brake caliper holder, pares sila ng itsura. Kaya kumbaga sa ano, ipapatong mo na lang itong brake pad dito sa brake caliper holder, tsaka mo itutulak gaya ng ginawa ko. Tapos dito naman tayo sa isa pang brake pad. Ganun din mga boss, lilihahin nyo rin yan para matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad nyo. Kaya nga meron tayong tinatawag na brake cleaning. Kasi nga ayun ang nagiging problema kapag tumigas na itong ibabaw ng brake pad mo at tumapakasak brake pedal mo. Ayun, nagsisimula na yung sipol, yung tunog na gumaganon. Ayan, ibig sabihin yan mga boss, itong brake pad mo or sa brake shoe mo, tinatawag ng iba na marumi na yung preno, kailangan lang yan linis kung hindi pa naman manipis siya talaga. At after kumalihan mga boss, nakita nyo naman, ikakabit ko na itong brake pad niya. Tingnan nyo mga boss, isishoot ko lang itong brake pad dito sa gatla ng brake caliper holder, tapos itulak nyo lang. Oh, diba? Nakita nyo naman, ganun lang siya kadali. Tapos pwede mo na ngayon ibalik itong brake caliper mo. O di ba? Sentro mo lang 'yan. Pag naisalpak mo na siya, pwede mo na ngayon ilagay yung 2 volt na number 14. Ayan mga boss. Basta lagi niyo tandaan yung paalala ko sa inyo, every time na maglalagay kayo ng mga bolt, dapat ipakapit niyo muna 'yan dito sa tread niya. Para sigurado kayo na pag ginamitan niyo 'yan ng impact niyo or naghigpit kayo, is hindi siya malustred. At dahil na ipakapit ko rin sa tread yan mga boss, nakita nyo naman, ginamitan ko na ng impact yan, o diba? Sa paghigpit naman mga boss, yung tamang higpit lang, huwag naman yung sobra-sobra sa higpit, baka hindi nyo na yung maluwagan, o diba? Okay na siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood, sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!